Hi everyone, this is Teacher Anne and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ayan, meron na naman akong panibagong bibigyan ng reaction guys and I hope you will like it. So ito ho ay tungkol sa isang sikat daw na singer and naging palaboy. So alamin natin, ano bang dahilan? Bakit humantong siya sa ganitong sitwasyon? Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat kay Bro Red Sane for sharing Tatay's life story to us. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman na meron palang isang magaling at sikat na mang-aawit na ngayon ay naging palaboy sa diet. So ayan guys, alamin natin ang kwento ng buhay ni Tatay, na isang dating sikat na mang-aawit in just a blink of an eye, naging ako siyang isang palaboy. Pero bago ang lahat, gusto mo nang magpasalamat kay Bro Red Sane sa kanyang pagtulong o paglingap dito kay Tatay. Thank you so much, Bro Red Sane. Keep up the great work and I wish you more blessings and success sa iyong channel para magkaroon ka pa ng maraming pantulong sa mga taong nangangailangan. And thank you so much for that. Just keep it up, Bro Red Sane. Okay guys, so ayan, patuloy nating suportahan itong si Bro Red Sane at ang kanyang mga uploaded videos para patuloy niyang magawa ang kanyang mga minimithi o kanyang advocacy. Okay guys, so ayan, panuorin na natin ang video ito. Ito ay si Tatay Alfred na dating isang sikat na singer na ngayon ay nakatira na lang sa kalsada, inuulanan, iniinitan at giniginaw at wala hong sapat na pagkain. Siya ho ay kasalukuyang nasa depression dahil sa sobrang kalungkutang pinagdaraanan niya. Ano kaya itong pinagdaraanan ni Tatay Alfred na naging sanhi ng kanyang pagiging palaboy at naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng depression? So panoorin natin ang video ito. Pamilya doon. May pa pamilya ka naman doon. Kaya kayo ng pamilya. Pamilya na lang ng asawa ko na. Ngayon naman ako tanggap na. Asa yung asawa mo? Tatay. Anak. Tatay. Bakit? Ilang sunog yung bahay na yun? Dito ko sa 17. Nasunog yung bahay nyo sa Lucena. Nadama yung mga anak mo at asawa. Guys, ang dahilan kung bakit si Tatay ay sobrang nalungkot at humantong siya sa pagiging palaboy dahil nawala ang kanyang mga mahal sa buhay. Namatay ang kanyang asawa at namatay ang kanyang anak. Kung kayo ay dumating sa ganito o naranasan ninyo ang ganitong sitwasyon, ano ba ang gagawin ninyo? So napakahirap kung labanan yung sobrang kalungkutan na talagang mapupunta ka sa depression. So kaya nga guys, yung mga kaibigan natin, mga kakilala natin, kapamilya natin na dumadaan sa sobrang kalungkutan, alam niyo guys, sa totoo lang minsan, may mga tao kasi na pag meron silang problema and then ayaw nilang i-share kasi they thought na nag-iisip ka lang na nagdadrama sila. Especially yung mga depressed. Akala mo nagdadrama, nag-iinarte. No, they are not. Talagang nararamdaman nila yun sa kanilang sarili na sobrang kalungkutan. So, minsan makikita mo yung taong sobrang tawa ng tawa na wala namang nakakatawa. So, yun daw ay isang senyales na merong kalungkutan siyang nararamdaman deep inside her mind and her heart. Yung simple things, tawa siya ng tawa. Alam nyo, naniniwala ako dyan kasi meron akong kaibigan na meron akong kasamahan dati sa trabaho na simpleng bagay lang, actually hindi naman nakakatawa, pero yung tawa niya, sobrang lakas na parang akala mo halakhak to the max talaga. And napapansin ko na sabi ko, oh, naalala ko, ito ay isang symptoms
o signs na may depression ang isang tao. So, yun nga guys, na napag-alaman ko na siya pala talaga ay papunta na doon sa salitang depression, sa bagay na yun. And may mga times din na kinakausap na ang sarili, may mga times din daw pagka-depressed ka ay wala kang ganang kumain, hindi ka makatulog, ni hindi ka rin naglilinis sa iyong sarili, pinapabayaan mo na yung sarili, at yung paglinis daw sa bahay, hindi mo na rin magawa. So, ang ginagawa na lang daw ng isang depressed na tao ay mahiga. Mahiga at ayaw daw makakita ng tao at ayaw ng may nakakausap. And gusto niyang mapag-isa. So, yun daw ay isang senyales ng isang tao ay nag-undergo ng depression. So, kung meron kayo nakikita ng ganun na isang tao na alam yung merong problema, talk with them and try to cheer them up, guys. Para naman kahit paano makatulong din kayo sa simpleng paraan. So, minsan kailangan nila na makakausap. They need someone to talk to. They need shoulder to lean on, something like that. So, lalong-lalo yung mga kaibigan at kapamilya nyo na nagdaranas ng ganitong klase ng sitwasyon, unawain at iparamdam sa kanila na they are loved. Okay guys, so ayan, dahil dito kay tatay, feeling niya bumagsak ang kanyang mundo. So from Lucena to Daet, naglakad lang ho siya. Ano kayang dahilan at bakit naglakad si tatay from Lucena to Daet? Sabi niya, wala daw ho kasi siyang vaccine, and required daw during the time na kailangan merong vaccine card para daw may pasakay ka sa mga base. So dahil daw sa wala siya, naglakad na lang daw siya from Lucena to Daet. So talagang ang kanyang direction or destination to go is Daet. O ngayon guys, bakit siya napadpad sa Daet? Bakit hindi siya nag-stay doon sa Lucena at mag-stay sa kanyang mga kamag-anak or ipagpatuloy ang kanyang buhay dahil taga-roon naman siya. Pero dahil sa nasunugan nga siya ng bahay at nawala ang kanyang mag-iina dahil nasunog. Nasunog din kasabay ng pagkasunog ng kanyang bahay. So sobrang talaga nakakalungkot. Ano guys, hindi niya kinaya. Okay, so ayan, alamin natin kung bakit niya naisipang magpumunta sa Daet. So, ayun guys, panoorin natin at pakinggan ang dahilan ni tatay kung bakit siya pumunta ng Daet. Bakit? Kenapa kayo? Hindi ba pinapatapon ng mayor sa malayo? Pinapatapon ng mayor sa malayo? Grabe naman yun, kaya natakot ka. Bakit? Oh, so yun, ang sabi niya ay dahil daw ang mga palaboy sa Lucena ay pinapatay. O dili naman daw kaya ay tinatapon. Hindi yun gagawin. Siyempre naman, di ba? Siguro, nabanggit niya yung salitang DSWD. Siguro dahil sa si tatay ay depressed na nga. So binibigyan niya na ng meaning yung gagawin sa kanya ng mga tao doon sa kanilang bayan, dahil sa siya isa na ngang palaboy. So ang tendency, kukunin siya ng DSWD at mangangalagaan siya. And sabi niya at ikukulong daw, oo nga, kasi doon na siya mag-i-stay hanggat hindi siya naging okay. Pero dahil si tatay ay may sakit, so wala ho siya sa katinuan ng kanyang pag-iisip. Dahil nga sobrang depressed ho siya, so nagiging na din siyang paranoid. So nag-iisip siya na baka ikulong siya doon, or saktan siya, or patayin siya, or itapon siya. Pero hindi yun mangyayari dahil siya ay aalagaan ng DSWD. So dahil sa kanyang kaisipan na ganun, umalis siya ng Lucena at napadpad sa Daet. So yun guys, okay? And alamin natin kung anong tulong ang naigawa nito ni Bro Red Sane or ng iba pang kalinga partners dito kay tatay, at ano na ba ang update sa kanyang buhay. So panoorin natin guys ang susunod na mga video na alam kong ikakatuwa ko ninyo ang nangyari sa kanya. Okay guys, and if you like this video, just share it and click like. Okay guys, so let's continue watching this video. So ayun nga,
Ang mga sumunod na hakbang na ginawa ni Bro Red Zane at ni Sis Ria Olarte ay ipacheck up itong si Tatay Alfred para matignan ng doktor kung ano ang kanyang sakit at kung ano ba ang magandang gawin o tamang lunas para maibalik ang sigla ni Tatay Alfred at mabalik ang kalusugan ng kanyang katawan. Kasi kung makikita naman ho ninyo ay talagang bumagsak ang katawan nito ni Tatay kasi matagal din ho siyang nakatira sa lansangan. So marami hong mga bakterya o sakit ang nakuha niya sa kanyang kapaligiran. So wala ho kasi siyang protection sa mga sakit na maaring makuha niya sa bangkita dahil siya ay inuulanan at iniinitan at hindi rin ho siya makapagpalit at makapaglinis ng kanyang katawan. So ngayon kung makikita ninyo si Tatay Alfred, ayan ho siya guys, napakalinis na ho ng kanyang pangangatawan. Napakalinis na din ho ng kanyang mga damit at kung makikita ninyo ay masigla na ho si Tatay Alfred. Hindi pa naman ho bumalik ang kanyang katawan na medyo tumaba na siya, pero makikita ninyo na talagang medyo unti-unti na ho bumabalik ang sigla sa mukha ni Tatay Alfred dahil nagkaroon na siya ng panibagong pag-asa na hatid ng mga Kalinga Partners. So kung inyong papansinin, si Tatay Alfred ay masaya na muli na naibalik ng Kalinga Partners ang ngiti sa mukha ni Tatay Alfred. So nakakatuwa guys, ano? So ayan, naway patuloy na pagpalain ang lahat ng mga Kalinga Partners. Isa na kayo doon, Bro Red Zane and Sis Ria Olarte, para patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at bigyan kayo ng maraming blessings para patuloy ninyong magawa ang inyong mga advocacy at ang inyong mga mission sa pagiging paglingap sa mga taong nangangailangan. Okay guys, so that's all for today and see you again next vlog. Thank you guys and I hope hindi ko kayo magsasawang manood sa mga video na aking i-upload. Bye and God bless everyone.